Binabalangkas na ang bilateral agreement ng UAE Labor Office at ng Pilipinas para proteksyonan ang mga manggagawang Pinoy. Pinulong naman ni Labor Secretary Rosalinda Baldos ang mga labor attaché ng Middle East sa Dubai para ripasuhin at tibayan pa ang mga hakbang na kasalukuyang ipinapatupad hinggil dito. Yan ang balitang Middle East ni Maha Moralde. Pinulong ni Labor Secretary Rosalinda Baldos ang mga labor attaché ng Middle East sa Dubai kamakailan. Ito'y para pag-aralan ng mga ipinapatupad na hakbang ng polo owa sa mga kaso ng takas o distressed household workers. The purpose is actually to see the things that has to be done or things that has to be adjusted or corrected to avoid problems as was experienced in the past can be addressed. Sa darating na Abril naman, isasagawa ang ikalawang pag-uusap ng Labor Office ng Abu Dhabi sa United Arab Emirates at ng Pilipinas tungkol sa management of contractual migration. It's a well-rounded approach on how to take care of our OLP in terms of the policy of protection initiated by the President. This is a priority policy. Nag-uusap na po tayo bilaterally kung paano po maayos itong challenge na ito sa ating very excellent bilateral relations. Tinalakay naman ni Foreign Affairs Undersecretary Rafael Seguis ang kalagayang pangsiguridad sa ilang bansa sa Middle East. Problema pa rin ang Syria kung saan may mga household worker na naiipit sa kaguluhan doon. Kinakausap na rin ang mga employer para sa repatriation ng mga manggagawa. What we are doing is to negotiate for the amount with the employer so that the workers can be released for exit. And if they are undocumented, the fund is being provided by the DSA under the Assistance for National Budget. Samantala, partially lifted naman ang ban para sa mga manggagawa sa healthcare sector at oil and gas industry sa Libya matapos humupa ang gulo doon, habang inaasahan namang magiging malakas pa rin ang demand para sa Pinoy skilled workers sa mga bansang kabilang sa Gulf Cooperation Council o GCC bunsod ng patuloy na infrastructure projects dito. I think the preference for Filipinos continue to be seen in the details in terms of the number of workers that they are recruiting from the Philippines. And that's why our policy is really Nagbabalita sa Middle East, Maha Moralde, Dubai.